Amen, praise the Lord po. Unat higit ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating ginagalang mala Pastor Estrada Almeida. Precious and loving memories po sa ating pang beloved Mama Dear. At pagbati po sa mga beloved children. Hallelujah, praise the Lord. Isa mo pagpalang araw po sa ating pong lahat po ng mga kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Kung may baguhan po, welcome na welcome po kayo sa banalagawain po ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa gintong pagkakataon na ito na makapaghayag po ako ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Bago ko po nakilala ang mahal na Panginoong Isus, isa po akong dating battered wife. Ang beloved husband ko po isang dating talamak na drug addict na kung saan po pagsabog po ito sa drugs at alak, nakakaranas po kami ng kalupitan. Hallelujah. Andyan po na first baby pa lang po, andyan na, nakaranas na po ng kalupitan yung baby ko, months pa lang po yung edad niya. Andyan po na bilang mag-asawa po pag may ginagawa po yung beloved wife, yung beloved husband po yung tutuwang para mag-alaga dun sa baby. Alam niyo mga minamahal, nung time po na yun, may ginagawa ako sa kusina. Umiyak po yung baby ko. Andiyan po na, kinuha po ng aking beloved husband ito sa higaan. Akala ko po ipaghehele o patatahimikin yung baby. Nung kinuha niya po ito, hindi po alam na sabog po siya sa drugs, itinapon niya po ito sa aming bintana. Andiyan po yung mahal na Panginoong Jesus, kahit wala pa po kami sa banal na gawain na ito, andiyan po yung pag-iingat niya. Sinalo po ng aking beloved bayaw, ang aking baby sa ilalim ng aming bahay. Hindi po ito napahamak, pinag-ingatan ng mahal na Panginoong Jesus. Man, hallelujah. Andiyan din po na yung pagka nauuna pong umuwi yan ng bahay, andiyan po na nagwawala po talaga yan. Anong time po na yon, alam na po, malaki na po yung aking panganay na anak. Alam niya na po yung gagawin niya pagka naunang umuwi ang kanilang beloved tatay. Binibitbit niya na po yung pangatlong anak. Kung lalaki na, ang edad po isa't kalahating taon, tatakbo na po sila, magtatago na. Naiwan po ng time na yun yung pangalawang anak ko sa loob ng bahay namin. Ito po yung may sakit sa puso. Alam niya, nagtago po ito sa loob ng aparador. Pagpasok po ng beloved husband ko, wala po siya nakitang tao. Ang nakita niya lang po yung kaaway po ng mahal na Panginoon, pumasok po sa loob ng aparador. Dali-dali niya pong kinuha yung kanyang itak. Pinagsasaksak niya yung aparador hanggang mawasak, mabasag yung salamin. Nadurog na po yung pintuan. Nakita niya po nandun yung aking pangalawang anak na lalaki na nagtatago. Andiyan po na ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hindi po ito tinamaan o nasaksak o natamaan po ng salamin. Kahit wala po pa kami sa banal na gawain na ito. Andiyan na po yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Jesus. Andiyan din po na pati po yung pangatlo kong baby. Isang taon kalahati po yung edad niya. Kung sino po yung nakakaalam ng larong pen-pen di sarapen, lalaroin niya yung aking pangatlong anak ng pen-pen di sarapen. Ipapatong po yung kamay sa lamesa, tapos instead na daliri po yung gagamitin habang kumakanta ng pen-pen di sarapen sa pagitan ng daliri ng bata, I speak po yung ginagamit niya, pabilis ng kanta, pabilis ng pabilis din po yung pagdaddad dun sa ibabaw ng lamesa na nakapatong yung kamay ng aking beloved pangatlong anak. Andiyan po yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Jesus. Iningatan, hindi po natadtad ang kamay. Hallelujah. Kahit wala pa po kami sa banal na gawain nito, andiyan na po yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Jesus. Ako rin po kahit po buntis, matadyakan, mahulog sa hagdan ng bugbugin. Pero andiyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Jesus. Hindi po ako nakukunan o dinudugo, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Hating gabi, madaling araw, tumatakbo kami ng aking mga anak sa kamatayan. Dali, naabol kami ng aking beloved husband ko ng taganak. Itak, hallelujah. Andiyan po na isang gabi po na pagod po ako sa paghanap buhay. Pinatulog po ako ng mahimbing ng mahal na Panginoong Jesus dahil hindi po talaga ako natutulog pagkasabog po ito sa drugs dahil naririnig mo na nagda-drugs to sa kusina tapos naghahasa po yan ng mga iba't ibang klase po ng patalim, itak, 29, lahat po ng kargada na meron po sa aming bahay. Naghahasa po yan. Tapos mamaya maririnig mo, lumalanding sa uluhan mo. Baka isang araw, isang beses, hindi ka na magising kasi baka sa leeg mo tumama yung matalim na bagay na yun. Kaya nung time po na yun, para rin po ako nagsyasya, bubutot balat po ako. Pero nung gabi po na yun, andyan na po yung gagawin po ng kaaway na imamasakay na po kami ng aking beloved husband. Kuminis po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Andyan po na. Habang nagsasabu po yung beloved husband ko sa kusina, bumulong po yung kaaway, patayin na po ako. Tumayo po ito, lumapit sa higaan. Andiyan po na, kinuha niya po yung kanyang 29, uundayan niya na po ako ng unang saksak.
Andiyan po ang mahal na Panginoong Jesus, bumulong sa kanya ang sabi, wag, mahal kita. Alam niyo mga minamahal, muli siyang bumalik sa kanyang ginagawa pagsasyabu. Muling nag-take ng drugs kasi sabi niya, ano ba yung naririnig ko? Iba-iba na yung naririnig kong bulong. Muling bumulong ang kaaway na ako po'y patayin. Tumayo po siya ulit sa pangalawang pagkakataon. Andiyan po lumapit siya sa akin. Uundayan na po ako ng pangalawang saksak ng 29. Alam niyo, bumulong po ulit ang mahal na Panginoon nang sabi sa kanya sa ikalawang pagkakataon, wag, mahal kita. Alam niyo po mga minamahal, bumalik ulit siya sa pag-take ng drugs sa kusina. Andiyan po na bumulong po yung kaaway na patayin na po ako. Lumapit po siya sa pangatlong pagkakataon sa akin sa pagkakahiga ko. Andiyan po na uundayan na po ako ng pangatlong saksak. Andiyan po yung mahal na Panginoong Jesus, kumilos, bumulong ulit ang sabi, wag, mahal kita, at muling bumulong sa kanya ang sabi, kung gusto mo mabagong buhay mo, hallelujah, andiyan po na, buksan mo yung TV, manood ka, alam niyo mga minamahal, pagbukas niya po, eksakto po, nasa Channel 13, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Man, hallelujah. Andiyan po na, nangangaral na po ang ating beloved pastor, ang sabi, kung ikaw drug addict, kung gusto mong mabago ang buhay mo, pupunta ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Babaguhin ang malapay Jesus ang buhay mo. Man, alam niyo po mga minamahal, dumalo po siya sa dako po ng Marikina. Ako po'y nanggaling po sa iba't ibang mga gawain. Nabautismohan po ako ng 3 beses sa iba't ibang gawain. Nagtaka po ako kasi ang haba po ng oras. Tapos na po ako doon sa pinanggalingan kong church, isa't kalahating oras lang, pero siya, hindi pa po umuwi gabi na, nakapagpataya na po ako ng ending ng wedding, wala pa rin siya, nakapaglaban ako, hanggang nung gabi po dumating na po ito, may sign po kasi pagsabog po ito sa drugs, mabigat po yung yabag niya, tapos ibabagsak lang yung bag doon sa sahig. Nung time po na yon, meron din po kaming alagang aso na, naturuan niya po itong sumalubong sa kanya, tumatayo po ito sa pinto, iikot-ikot, masaya po yung aso pag wala pong, pag normal po yung beloved husband ko na hindi po nakapag-drugs, pero pag nakapag-drugs po ang aking beloved husband, andyan po yung aming aso na magtatago po ito sa pinakasulok ng bahay. Kasi pati rin po yung alaga namin, nakakaranas po ng kalupitan, kinakadyot niya, sinasaksak niya, hinahampas niya, kaya nagtatago po yung aming aso. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun, nagtaka po ako, imbis po magtago yung aming aso, tumayo ito sa pintuan, paikot-ikot, na masayang sumasalubong. Pagpasok po ng aking beloved husband, nakapatay po yung ilaw sa may salas po, nandun po ako sa kusina. Tinawag niya ako, ang sabi niya, Nay, halika sandali, may sasabihin ako sa'yo. Yun yung first time na tinawag niya akong nanay, kasi hindi niya po ako tinatawag ng ganon, ningning lang po yung tawag niya sa akin. Pero nagtataka po ako talagang may iba po ako nararamdaman nung mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako lumabas. Tinawag niya ako sa pangalawang pagkakataon. Sabi niya, sandali lang, may sasabihin ako sa'yo. Ayoko pong lumabas kasi wala po yung mga babies ko. Nandun po sa nanay ko, hiniram. Kung patayin po ako ng oras na yon, wala pong tetestigo na kung sino po yung pamatay sa akin ng oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, muli siyang tumawag ng pangatlong pagkakataon. Doon na po ako lumabas. Paglabas ko po, patay pa rin po yung ilaw po sa salas. Andiyan po na, sabi niya sa akin, patawarin mo ako sa nagawa kong pagkakasala, pagkukulang sa'yo. Doon po binuksan ko po yung ilaw. Nakita ko yung mukha niya, namumula. Yung mata niya pulang-pula. Alam niyo po mga minamahal, talagang iba po yung nararamdaman ko ng mga oras na yun. Alam niyo po, aking putong sinikmurahan, inamoy ko po yung bibig ko kung amoy alak. Tinignan ko yung kamay niya kung nagmariwana, yung bibig niya kung nagsyabu. Wala po akong makita ng sign ng drugs. Paikot-ikot po akong ganyan sa kanya mula ulo hanggang baa. Nitignan ko siya, talagang sinisiyasat ko siyang maigi kung saan siya talaga nang galing. Alam niyo mga minamahal, niyakap niya ako, sabi niya, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala sa'yo. Napayakap po ako nung makapako po yung kanyang bandang likuran, yung kanya pong panloob, basa po. Tinulak ko yan, sabi ko. Kaya pala hindi ko malaman ko anong drugs ang tinake mo. Nagturok ka na, hindi mo nakaya yung volume ng drugs, kaya turok na yung ginamit mo. Ang sabi niya po sa akin, first time ko narinig, kahabagan ka ng mahal na Panginoon. Tinanggap ko ang mahal na Panginoong Jesus, nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Doon po para po akong binuhusan ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Dahil 3 beses po ako nabautismo sa iba't ibang gawain.
Alam ko po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na, inobserbahan ko po yan, nagbago po. Hindi na po lumalabas ng bahay namin. Andiyan po na, hindi, pag madaling araw po nagigising ako, nakaluhod, nagpupuri, nananalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi na po lumalabas ng bahay, nagbabasa ng Biblia, dingding namin, sahig, pambalot ng mga gatas, may mga verses po yan na sinusulat siya, tinatandaan niya yung lahat ng versikulo. Kahit sa daliri niya, nakasulat ng, sa mga palad niya, nakasulat yung mga versikulo sa mga binti niya, bawat nababasa niyang versikulo, sinusulat niya kahit sa katawan niya. Yung time na yun, naobserbahan ko yun sa kanya. Hanggang isang araw po, dumating yung kaibigan niya, ang sabi, pre, niyaya po siya, ang sagot niya, binago na ako ng mahal ng Panginoon. Amen, hallelujah. Pero hindi niya po ako niyaya sa gawain na to. Hindi niya po ako basira ng Word of God kasi sa tuwing magbabagong taon, mga ngako magbabago, 1 week, 1 month, magbabago, hindi ako bubugbugin, hindi wawasakin ang gamit namin. Kaya yung time na hindi niya po ako nasira ng Word of God, isang araw po, inatake yung aking anak kasi dalawa po yung naging problema ko. Yung beloved husband ko na tanamak na drug addict, tsaka yung anak ko na mamamatay na po sa edad na 3 years old sa sakit sa puso. May gamot pero hindi po siya gagaling, hindi din po siya pwedeng maoperahan. Pangkalma lang ang pwede. Sabi nga ng doktor niya sa heart center, misisintahin mo na lang yung kamatayan ng anak mo. So 3 years old, mamamatay na po siya. Yun po yung tanning niya. Alam niyo mga minamahal, may asthma pa ito at yung dila niya po, kung hindi po maoperahan, magiging pipi po sana siya sa paglaki. Kung mabubuhay po siya, alam niyo mga minamahal, inatake ito nung oras na yon. Nakita ko ang beloved husband ko, nagpuri, sumunod din ako sa pagpupuri. Nanalangin, sumunod din ako sa pananalangin. Nakita ko maya-maya ni Lehans sa unang tilangin na beloved pastor. Instant po yung karamdaman ng aking mahanak, pinagaling ng mahal na Praise Panginoon. Praise the Lord, oh God, to God. Nag-question po ako nung time na yung bakit kailangan sabihin sa unang dalangin ng beloved pastor. Ngayon, alam ko po, dapat po pala, kasi kundi po sa unang panalangin ng beloved pastor, hindi po ako napunta sa banal na gawain. Isa po ang sambayan ko sa inabot ng pananalangin ng ating beloved pastor. Pinalaya ako sa magulong buhay. Lahat ang aming karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Inalis ang aming buhay. Hallelujah, maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung bata po na dapat patayin na ng 3 years old, ngayon po 33 years old na po siya, pinagaling ng mahal na Panginoon. Hindi po siya naging pipi, kahit hindi po naoperahan. Katunayan, naging nagamit niya ang kanyang bibig sa pagtatrabaho ng call center agent po siya. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoong Jesus. May karamdaman po ako nung matanggap ng mahal na Panginoong Jesus. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Doon po ako sumama sa kanya nung nakita ko yung pagpapala na yon. Ako po yung may buwa, acute ulcer, scoliosis po, stroke. Lahat po ng karamdaman ko pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah, yung aking pong bisyong pagsusugal, binago ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 At lahat po ng kapurihan, pasasalamat. Tayo sa iyo lang, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord.